po kayong independent? Kung independent ako dahil ayoko na magkaroon ako ng utang na loob sa anumang partido. Dahil gusto ko, pag ako'y nanungkulan, nakafocus ako sa pagsilbi sa taong bayan. Ang loyalty ko is sa taong bayan at hindi kong kani-kaninong partido. Pero for sure po, marami ba na party na nag-i-invite po sa inyo? Pwede po ba malamit? Of course, halos lahat. Halos lahat. At kinakausap ko naman sila, wala akong pinipili. Pag merong tumawag, merong kumukonek para kausapin ako, kinakausap ko kung kinakailangan in person, ginawa ko yun. Para ipakita sa kanila na neutral ako, wala akong kinikilingan, wala akong pinagtatampuhan o pinag-isipan ng kung ano pang masamang bagay. Kung may nagkaya, pupuntahan ko, kakausapin ko. Thank you po. Okay, maraming salamat. So, who wants to raise another question for Ion? Si Gorgie. Gorgie from DCRH and PEP. Wala rin mic, so pakilakas na lang. Good evening, yes sir. Sir, bago magtanong, sila po natin magpasalamat na po na kinakita na yung mga movie press pagkatapos mag-follow si Osino. Pero bakit po movie press ang muna yung movie press ang una kong nilapitan dahil si Joey ang nagrekomenda sa akin na dapat dapat mahalin ko ang movie press. Eh, siya yung matagal ko ng barkada. For so many years, mahigit dalawang dekada. Dalawang dekada tayo magpapagin na lang. Yes. Pero, ano mo sa mga movie press? Ano, si Tim and Mary, sa loob mo para sa nanong movie press at pag-iisip mo para sa mga sa industry? Ang movie industry, isa sa mga hard hit dahil sa pandemya. And my heart goes out to them. Lalo ito sa mga artista, sa mga talents, na walang silang trabaho. Mapalad nga ang iba sa atin na meron pa rin tayong trabaho. Pero paano yung mga artista, yung mga extra, yung mga cameraman na umaasa sa movie industry na walang may trabaho. Ganon din yung movie press, naintindihan ko yung inyong kalagayan. Of course, kung wala mga pelikula, hirap din ang kalagayan ninyo. And I'm glad na si Nino Tadura na dito ata ng AXIS, isa siya sa author o siya yung author ng Magna Carta for media. And sa pagkakalam ko, hindi pa yung napapasayan, pero pagdating ko yung Senado, ipaglalabang ko yan na para maipasa. Man sila. Pag lumapit sa akin, nakipag-ngayon sa akin, kinakausap ko, pantay-pantay. Pero si Joey matagal na kami. Magkaibigan, magkabarkada. Kasi nung kinag-usapan pa lang sa'yo mga tatak ko, dalawa kayo ni William na talagang tulong na sabi tatak ko, pero kayo lang po ang tumuloy. Ano naman ang update mo dito sa pagkatras po ni William sa mga sinabi niya nung nagsabi siya na hindi na natutuloy sa pagkatras? Hindi ko alam kung bakit siya umatras at hindi ako mag-speculate kung ang kanyang tunay na dahilan kung bakit siya umatras. Ang pagkakaalam ko, isa rin siyang matulungin tao tulad ko. Malapit din ang puso niya sa mga mahirap nating kababayan. Mataas ang pagrespeto sa kanya ng mga naghihikaw sa nating kababayan. And ako rin mismo, nakita ko yung kanyang career kung paano siya umakyat mula sa napakababang, simpleng tao hanggang sa naging billionaryo at sikat na celebrity dahil sa kanyang pagkakaroon ng ginito ang puso sa pagtulong sa mga maliit natin kababayan. Sir, tutakbo kayong independent, ano? Pero open mo kayo sa ibang partido na kukulin kayo as best candidate sa partido niya? Yes, yes. Yes, as long as yung kanilang advocacy ay tutugma sa advocacy ako. Lahat sila. Halos lahat sila. Nakausap ko na. Okay lang po sir, ihingan lang kita ng sarili mo rin pananaw dito sa mga issue ngayon. Dahil yung patuloy na pag-iimbestiga ng Senado sa Farmally, ano nga ang masasabi mo doon? Halimbawa, Senador, na ho kayo doon at nandun kayo, isa ho ba, ano ang pag-iimbestiga stand dito doon? Isa ho ba kayo sa upo para mag-iimbestiga? Of course. Kasi kasama naman talaga sa trabaho yan ng mga senador na pag meron isang issue na nakaka-apekto sa pamamalakad
sa ating bayan, it has to be investigated in aid of legislation. Para kung ano man yung naging resulta, gagawa ng legislation nang sa gayon maiwasan na mangyari yung ganung klaseng bagay para ma-address kung ano mang issue meron ang ating bayan. Yung focus ko hindi lang sa mga magagawa. Magpo-focus din ako of course sa OFW kasi sila yung madalas ding lumapit sa akin. Magpo-focus din ako sa family dahil malaking porsyento ng lumalapit sa akin ay patungkol sa family issues. Problema sa pamilya. So kapag sinasabi problema sa pamilya, sir, ano ko kayo sa divorce? Divorce, yes. And I'll explain. Okay. Kasi marami nang hindi ko mabilang lumapit. Halimbawa si Mrs. Malapit siya sa akin. Kahit si Mr. Kinukulit siya, ayaw na niya. Hindi kaya si Mr. Lasinguero o si Mr. Bukbogero, pero ayaw niya magsampa ng kaso. Ngayon, nakausapin ko sila mag-asawa para magbalikan. At marami na akong nagawa na kung saan nagkabalikan yung mag-asawa. And then, after a few days, nag-iwalay ulit. Okay? At meron din mga kaso na kung saan yung mag-asawa na matagal nang magkahiwalay. I mean, matagal na. We're talking about years. And then, isa sa kanila, nakahanap ng butas na, aha, ikaw ay nambababae. Ididimanda kita dahil kasal pa rin tayo dahil hindi pa rin tayo anak. Alam, matagal na silang hiwalay. Now, I'll tell you the difference between annulment and divorce. Sa annulment kasi, you have to prove na dapat the marriage did not exist in the first place. Dapat i-prove mo na merong psychological problem at yung partner mo. At kailangan mo ng psychiatrist. And it's hard to prove. Samantalang sa divorce, irreconcilable difference lang ang iyong gawin na sort. Kayo nasa showbiz. Kailan niyo si Ami Perez? Okay? Alam niyo nangyari kay Ami Perez? Na itong si lalaki, dinala sa abroad yung kanilang baby. So nagpa siya annulment. Eh sabi ngayon ng judge, hanggang saan makarating sa Supreme Court, Supreme Court na to ha, eh hindi naman matatawag na psychological problem yung nangyari dun sa lalaki, so pagdala niya dun sa baby sa abroad, hindi grounds yun para ma-annul yung marriage nyo because that is not a psychological issue, yung pagtakas niya papuntang abroad na lang ang kanyang anak. Samantalang, kung sa divorce, irreconcilable difference. Hindi na kami talaga pwede magsama dahil walang hiya yan. Gago, loko-loko yan. Tinakas yung baby namin at hindi pa nagsuporta. Divorce, approved. Kita mo yung sa annulment? Nakarating sa Supreme Court. Nag-desisyon ng Supreme Court na wala sira sa ulo kung sino man yung lalaki. Huwag kong bagitin yung lalaki. Kung sino man yung lalaki, yung ex-husband ni Ami Perez na nagdala sa baby sa abroad, sinabi, walang, hindi sira sa ulo yun. Wala siya sira sa ulo, kaya hindi ko i-grant yung annulment. Hindi namin i-grant yung annulment. You see? Kaya, I'm for divorce. Huwag sana magalit yung mga kaibigan, kumpare, obispo, at yung nanay ko na isang diehard Catholic. Devout Catholic. Ito po yung ginagawa ko para sa kabubuti ng mga ng taong bayan, lalo ng mga tao na palagi lumalapit sa akin. That's another same-sex marriage po. Yes. Same-sex union. Kasi pag sinabi mo marriage, sacrament yan eh. So same-sex union, nang sa gayon, yung same-sex couple
magkaroon ng kaparehong rights tulad ng heterosexual couple. Alam mo, maidagdag ko ano. Meron na akong kaso na kung saan same-sex couple. Years na sila magkasama. Then, namatay yung isa. Nung namatay yung isa, ang ginawa ng kamag-anak nung namatay, abay kinuha yung properties, pera, nung alahas na, nung kanyang kamag-anak. Aba, paano may itong naiwan? Matagal nagsilbi, correct. Naghirap, nagsilbi. Lahat ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang partner. And then, napaliwala nung mamatay yung kanyang partner. Dahil kinuha nga ng mga sakim na kamag-anak, lahat ng pera, ari-arian, nung imao. Pero kapag meron ng same-sex union, apaprotektado na sila. Equal rights para sa kanila. Salamat, sir. Okay, so thank you very much. We're down to last few questions dahil si Idol RT merong fire engagement after this event. So maybe we'll go to Eric of Filipino Mirror. Idol RT. Yes, sir. Yes, sir. Congratulations. Thank you, sir. Anyway, sa marami kasi tumatakbo sa Senado, marami tumatakbo sa para 100 plus ang vote.